Si Bill Cesar na hari ay gumawa ng malaking piging sa 1,000 na kaniyang mga mahal na tao at uminom ng alak sa harap ng 1,000. Samantalang nilalasap ni Bill Cesar ang alak, ay nag-utos na dalhin doon ang mga ginto at pilak na sisidlan na kinuha ni Nabucodonosor na kaniyang ama sa templo na nasa Jerusalem upang mainuman ng hari ng kanyang mga mahal na tao, ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga babae. Nang magkagayoy, dinala nila ang mga gintong sisidlan na kinuha sa templo ng bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at ininuman ng hari at ng kanyang mga mahal na tao at ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga babae. Sila'y nangag-inuman ng alak at nagsipuri sa mga diyos na ginto at pila, tanso, bakal, kahoy at bato. Nang oras ding iyon ay may lumabas na mga daliri ng kamay ng isang tao at sumulat sa tapat ng kandelero sa panig na may palitada ng palasyo at nakita ng hari ang bahagi ng kamay na sumulat. Nang magkagayoy nagbago ang pagmumukha ng hari at binagabag siya ng kanyang mga pag-iisip at ang pagkakasugpong ng kanyang mga balakang ay nakalag at ang kanyang mga tuhod ay nagkaumpugan. Ang hari ay sumigaw ng malakas na papasukin ang mga engkantador, mga kaldeyo at mga manghuhula. Ang hari ay nagsalita at nagsabi sa mga pantas sa Babylonia, sino mang makababasa ng sulat na ito at makapagpapaaninaw sa akin ng kahulugan niyan, magdadamit ng kulay murado at magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng kaniyang leeg at magiging 30 sa kaharian. Nang magkagayoy, nagsipasok ang lahat na pantas ng hari, ngunit hindi nila nabasa ang sulat o naipaaninong man sa hari ang kahulugan niyaon. Nang magkagayoy, nabagabag na mainam ang haring Belsasar at ang kanyang pagmukha ay nabago at ang kanyang mga mahal na tao ay nangagtitigilan. Ang reyna, dahil sa mga salita ng hari at ng kanyang mga mahal na tao ay pumasok sa bahay na pinagpipigingan, ang reyna ay nagsalita at nagsabi, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Huwag kang bagabagin ng iyong mga pag-iisip o mabago man ang iyong pagmumukha."
may isang lalaki sa iyong kaharian na kinaroroonan ng Espiritu ng mga banal na Diyos at sa mga kaarawan ng iyong ama ay nasumpungan sa kanya ang liwanag at unawa at karunungan na gaya ng karunungan ng mga Diyos at ang haring Nabucodonosor na iyong ama ang hari. Sinasabi ko, ang iyong ama ay ginawa niya siyang Panginoon ng mga mago, ng mga encantador, ng mga kaldeyo, at ng mga manghuhula. Palibhasay isang marilag na espiritu at kaalaman at unawa, pagpapaaninaw ng mga panaginip at pagpapakilala ng mga malabong salita at pagpapaliwanag ng pag-aalinlangan ay nangasumpungan sa Daniel na iyan na pinanganlan ng hari na Belshazzar. Tawagin nga si Daniel at kaniyang ipaaaninaw ang kahulugan. Nang magkagayoy dinala si Daniel sa harap ng hari, ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, "Ikaw bagay si Daniel na sa mga anak ng pagkabihag sa Huda, na kinuha sa Huda ng haring aking ama?" Nabalitaan kita na ang Espiritu ng mga Diyos ay sumasa iyo at ang liwanag at unawa at marilag na karunungan ay masusumpungan sa iyo. At ang mga pantas nga, ang mga encantador, dinala sa harap ko upang kanilang basahin ang sulat na ito at ipaaninaw sa akin ang kahulugan. Ngunit hindi nila na ipaaninaw ang kahulugan ng bagay. Ngunit nabalitaan kita na ikaw ay makapagpapaaninaw ng mga kahulugan at makapagpapaliwanag ng alinlangan kung iyong ang mabasa ang sulat at maipaaninaw sa akin ang kahulugan, mananamit ka ng kulay morado at magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng iyong leeg at ikaw ay magiging 30 sa kaharian. Nang magkagayoy sumagot at nagsabi si Daniel sa harap ng hari, "Iyon na ang iyong mga kaloob at ibigay mo ang iyong mga gantimpala sa iba. Gayon may aking babasahin sa hari ang sulat at ipaaaninaw ko sa kaniya ang kahulugan. O ikaw na hari, ang kataas-taasang Diyos, nagbigay kay Nabucodonosor na iyong ama ng kaharian at kadakilaan at kaluwalhatian at kamahalan. At dahil sa kadakilaan na ibinigay niya sa kanya, nanginig at natakot sa harap niya lahat ng mga bayan, bansa at wika. Ang kanyang ibiging patayin ay kanyang pinapatay, at ang kanyang ibiging buhayin ay kanyang binubuhay, at ang ibiging itaas ay kanyang itinataas, at ang ibiging ibaba ay kanyang ibinababa. Ngunit nang ang kanyang puso ay magpakataas at ang kanyang espiritu ay magmatigas na siya'y gumawang may kapalaluan, siya'y ibinaba sa kanyang luklukang pagkahari at inalis nila ang kanyang kaluwalhatian. At siya'y pinalayas sa mga anak ng mga tao at ang kanyang puso ay naging gaya ng sa mga hayop at ang kanyang tahanan ay napasama sa maiilap na mga asno. Siya'y pinakain ng damo na gaya ng mga baka at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit hanggang sa kaniyang naalaman na ang kataas-taasang Diyos ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at inilulukluk niya roon ang sinumang kaniyang ibigin. At ikaw na kaniyang anak,
o Belsasar, hindi mo pinapagpakumbaba ang iyong puso, bagaman iyong nalalaman ang lahat na ito. Kundi ikaw ay nagpakataas laban sa Panginoon ng Langit at kanilang dinala ang mga kasangkapan ng kanyang bahay sa harap mo. At ikaw at ang iyong mga mahal na tao, ang iyong mga asawa at ang iyong mga babae ay nagsiinom ng alak sa mga iyon at iyong pinuri ang mga diyos na pilak at ginto, tanso, bakal, kahoy at bato na hindi nangakakakita o nangakakarinig man o nakakaalam man, at ang Diyos na kinaroroonan ng iyong hininga at kinaroroonan ng lahat ng iyong lakad, hindi mo niluwalhati. Nang magkagayoy, ang bahagi nga ng kamay ay sinugo mula sa harap niya at ang sulat na ito'y nalagda. At ito ang sulat na nalagda, Mene, Mene, Tekel, Upersin. Ito ang kahulugan ng bagay, Mene, binilang ng Diyos ang iyong karian at niwakasan. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at ikaw ay nasumpungang kulang. Peres, ang iyong karian ay hinati at ibinigay sa mga taga-Media at taga-Persya. Nang magkagayoy, nag-utos si Belsasar at pinanamit nila si Daniel ng kulay murado at nilagyan ng kwintas na ginto sa palibot ng leeg niya at nagtanyag tungkol sa kanya na siya'y 30 sa kaharian. Nang gabing iyon ay napatay si Belsasar na hari ng mga taga-Kaldeya. At tinanggap ni Dario na taga-Media ang kaharian na nooy 62 taon ang gulang niya.